Mga kapuso, kailangan ba talagang ipagpilitan sa tadhana kung sino at ano ang gusto mong makasama hanggang sa pagtanda? Hindi ba pwedeng si tadhana ang mag-decide para sa iyo ang taong nararapat para sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako po si Regine at ang kwento ko ay tungkol sa paghahanap kay Miguel. Sino nga ba si Miguel? Well, hindi ko rin naman siya kilala. Hindi ko pa siya nahahanap at bala ko pa lang siyang makita. Bakit si Miguel? Kasi mga kapuso, ito ang pangalang paulit-ulit kong nakikita mula pagkabata. Mula sa school, sa canteen, sa waiting shed, sa school bus at sa kahit sa ang CR ng girls ay may nakasulat na Miguel na may puso pa. Kaya pakiramdam ko ay ito ang paraan ni Lord para sabihin sa akin na ang lalaking destined para sa akin ay nangangalang Miguel. Kaya nga talagang sinuyod ko ang lahat ng lugar, makilala lamang si Miguel, kung sino man siya. Pero sa tuwing hinahanap ko siya ay parang mas lalo itong lumalayo sa akin. Nakikita ko kung saan-saan ang pangalang Miguel, naririnig ko rin sa radyo o napapanood sa TV, pero ang makaharap ang isang Miguel ay hindi pa po nangyayari. At sa edad kong 27 ay hindi ko pa rin siya nakikilala talaga. Sinabi ko ito sa aking kaibigan na si Belle at tulad ng inaasahan ko, tinawanan niya at kinantsawan ako. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo, Bes? Oo naman, Bes. As hindi ka magjojowa kung hindi Miguel ang pangalan? Yep. As in, dapat Miguel lang ang pangalan? Hindi naman. Pwede namang second name niya like Luigi Miguel or Rafael Miguel. Ganon, okay na yon. Basta may Miguel. Eh paano kung hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan ng itsura niya? Pero Miguel ang pangalan niya? Oo. Tatanggapin mo pa rin ba? Oo naman. Basta ipapakita niya sa akin ang birth certificate niya, 2 government IDs, at barangay clearance na magpapatunay na Miguel talaga ang pangalan niya. Ay, iba rin talaga. O ikaw ah, hindi kita pa nakikialaman sa dream guy mo na puro tattoo, naka-dreadlocks, mahinihin, magaling mag-makeup at mag-thread ng kilay. At least sa akin makatotohanan ang gusto ko. Lalaking puro tattoo at naka-dreadlocks na mahinhin at magaling sa makeup at mag-thread ng kilay, makatotohanan ba 'yon? Well, pwede 'yon. Madali lang makahanap niyan ngayon. Maraming lalaking mas magaling na magkilay at mag-makeup sa mga babae, no? Moderno na ang mundo. Ang nagagawa ng babae, minsan mas nagagawa na ng lalaki ng maayos and vice versa. Moderno na nga talaga ang mundo, so nandyan lang sa sulok-sulok si Miguel. Ay, walang connect yung sagot mo sa sinabi ko. Kumain ka nga ng gulay para may sustansya yung utak mo. Che, wala ka lang talagang believe sa mga sinasabi ko. Pero humanda ka at patutunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Miguel ang pangalan ng lalaking mapapangasawa ko. Period. No erase. Eh paano kung yung Miguel na makilala mo eh, hindi mo pala feel? Hindi mo maramdaman yung pagtigil ng oras, pag-fly-fly ng paru-paro sa puson mo, ganun. Eh, ano? Eh, di wala ka na sabi ngayon. Huwag ka nga kasing nega, bes. Alam mo namang sa'yo lang ako nagsasabi ng ganito eh. May tiwala ako sa'yo na susuportahan mo ang pangarap ko. Eh kung alam ko lang na ganyan na magiging sagot mo, eh di sana binulong ko na lang to sa puno ng balete dyan sa kanto. Baka may napala pa ako sa mga engkanto doon. Ito naman, tampo agad. Ewan ko sa'yo. Best friend mo ko. Alam mo yan at suportado kita sa lahat. Pero syempre, kapag sagad na sa katangahan yung sinasabi mo, eh andito ako para bigyan ka ng payo. Yun naman ang role namin mga best friend, di ba? Yung dikdikan ka ng realidad. Gets? Gets ko naman yon. Eh pero sana, itong paghahanap ko ng Miguel sa buhay ko eh, suportahan mo naman. At huwag mo nang questionin. Kahit dito lang, kasi bata pa lang ako. Pangarap ko na to eh. Naging goal ko nang hanapin siya pagtanda ko. Eh may magagawa pa ba ako? Eh lumitaan niya ka na ng ganyan. O sige na, ipagpipray ko sa Quiapo next week na mahanap mo na yan. Uy, punta ka rin ng Baclaran, bes, para madinig ni Lord. Demanding?
Pwede naman kita ipagdasal na lang sa bahay. May altar naman kami doon. Bakit ba kita pag-aaksayahan ng oras na ipagsimba sa malayong lugar? Grabe ka! Samantalang nung na-food poison ka dahil sa hilaw na talaba eh, halos isumpa ko na lahat ng lamang dagat. Ah, sumbata na pala to ngayon. Pinaalala pa yung food poisoning ko. Iba po talaga. Eh kasi, suporta lang naman, di ba? Mahirap ba yun? Depende. Minsan mahirap lalo na kung imposible ang pinapasuporta mo sa akin. Pikit mata at takip tenga ka na lang na sumuporta sa akin. Ganun lang. Yun na lang. Wala naman ako magagawa. Eh, nakapirma ako ng forever na kontrata sa iyo as your best friend, di ba? Thank you, best friend! Best! Ano na naman? Ipagdasal mo na rin ako sa baklaran, ha? Please! At kahit nga kanigahan lang ang natanggap ko kay Belle ay hindi pa rin ako sumuko, Papa Dudut. At hindi pa rin nababago ang plano ko na makita at makilala si Miguel kahit na sino pa man siya. Hindi rin mababago ang goal ko sa buhay na mapangasawa siya at hindi ako titigil. Kahit magsilabasan ang mga wrinkles ko sa mukha, basta hanapin ko siya. Kahit pahirapan pa ako ng tadhana. Kaya nga ngayon ay kinikilates ko ng mabuti ang mga nanliligaw sa akin. Kinikilates ko ang pangalan nila. Kung ang ibang babae inaalam kung may future ba sila sa lalaki nanliligaw sa kanila o hindi sila lolokohin, kung family-oriented ba itong lalaking ito, ganon, well, ibahin niyo po ako, Papa Dudut. Dahil ang una't huling tanong ko ay kung Miguel ba ang pangalan niya. Kapag walang Miguel sa pangalan niya, edi goodbye. So, ano ang mas gusto mo? Milk tea or coffee? Coffee. Black o may creamer or milk? Black. Gusto ko yung matapang. Yung kaya kayong paglaban? Corny. mahilig ka ba sa pets? May simpatsya ako sa kanila, pero hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-aalaga ng hayop sa bahay ko. Ah, hayaan mo. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo eh. Boom! Hala, ang funny mo. Alam mo ba yon? Sabi nga nila eh. Sa sobrang funny mo, naisip ko lang ha. May Miguel ba sa pangalan mo? Miguel? Grabe, funny. wait lang ha. Tinatanong mo kung may Miguel sa pangalan ko? Oo. Yes, so ano, may Miguel ba sa pangalan mo? Rowan ang name ko eh. Alam mo naman yan, di ba? Oo, alam ko. Pero malay ko ba kung nickname mo lang ang Rowan tapos ang totoong pangalan mo pala eh Miguel, di ba? Parang ang layo naman kung Miguel ang totoo kong pangalan. O pwede namang second name mo lang, di ba? Like Rowan Miguel or Miguel Rowan, ganun. Jose ang second name ko. Rowan Jose. Sure ka ba? Hindi ba Rowan Jose Miguel o Miguel Rowan Jose? O kaya Rowan Miguel Jose, ganon? Hindi talaga eh. Teka. Oh, ito ang ID ko. Ah, Rowan Jose nga. Bakit mo ba natanong? Wala naman. Hindi nga. Hindi ka naman magtatanong ng ganyan kung wala lang, hindi ba? Okay, sige. Miguel ang pangalan ng lalaking gusto kong mapangasawa. Hindi ako makikipagrelasyon hanggat hindi Miguel ang pangalan ng lalaking yon. Yun ang tipo ko sa isang lalaki, Miguel ang pangalan. What? Ano ba yan? Kailangan ko pa bang ulitin yon? Hindi. Medyo hindi lang ako makapaniwala sa sinabi mo. So dapat Miguel ang pangalan ng lalaki bago siya magka-chance sa'yo, ganon? Oo. Yun lang ang hanap ko sa lalaki. Kahit hold-upper siya? Killer? Maging sino man siya, basta Miguel ang pangalan niya. Labo naman? Di naman. Oh, saan ka pupunta? Alis na.
Wala naman pala akong pag-aasa sa'yo eh. Bakit pa ako makikipagplastikan sa'yo at aasa sa wala, hindi ba? Uy, teka! Hindi mo man lang ba babayaran yung bill natin dito? Teka, tatawagin ko na yung waiter. Waiter! Ikaw na magbayad dyan. Tutal, wala naman akong in-order kundi onion rings. Ikaw may pa-chicken wings ka na, may salad at fries ka pa. Nagpa-take out ka pa ng pizza at mozzarella sticks. Oo, sige, para fair. Hati tayo sa bayad. Paano naging fair yun eh? Onion rings lang nakuha ko. At saka ikaw pang nakakalahati nito. Ikaw na dyan. Parang unfair ah. Kanina sabi mo sagot mo lahat tapos ngayon iiwan mo ako dito at akong magbabayad. Kanina yun. Nung akala ko may pag-asa ako sa'yo. Uy, di lumabas din pala yung tunay mong kulay. Hindi naman. Nakakadismaya ka lang kasi. Papayag ka magpaligaw pero alam mo naman pala na wala sa akin yung gusto mo. Aksaya lang sa oras, Regine. Sobrang aksaya lang sa oras. Ngayon ka palang nagsimulang manligaw ah. Sayang ka agad sa oras. Grabe siya oh. Tsaka binigyan naman kita ng chance ha. Tinanong ko kung Miguel o may Miguel ba sa pangalan mo. At dahil walang Miguel sa pangalan ko, kaya busted na ako, hindi ba? Tama. Pwede, goodbye na lang. Waiter, bill please. Oh, ayan. Papunta na dito yung waiter. Bye-bye na ha. Oh, wait. Ask mo na rin pala yung waiter kung Miguel yung name niya. Malay mo, di ba? Destiny. Bye! Oy, Rowan! At dahil nga sa pangyayaring ito ay mas ginanahan pa akong hanapin ang Miguel ng buhay ko. Isipin niyo na lang, Papa Dudut, ha? Kung si Rowan ang nakatuluyan ko, edi binastos na niya ako forever, hindi ba? Yung asta pa lang nito, nung time na sinabi kong Miguel ang hanap kong lalaki, winok atan ka agad ako. At pinagbayad pa ng pagkain namin. Well, to be fair, ako naman yung nakarami talaga. Pero syempre, hello, lalaki siya. Nanliligaw siya. Porgi ba binastad ko na, iiwan mo na kagad ako sa ere? Dahil sa mga nalaman mo? Mas lalo lang talagang pinatunayan sa akin ng tadhana na Miguel lang ang lalaking para sa akin. Pasalamat na rin ako, Papa Dudut, at nakilala ko itong si Rowan dahil ipinakita talaga ni Lord na hanggat hindi Miguel ang pangalan ng lalaking makikilala ko, hindi niya deserve ang pagmamahal ko. Basta mahahanap ko rin yon. Chillang muna ako ngayon, darating din ang Miguel ng buhay ko. At dahil nga masyado akong naging specific sa gusto ko sa isang lalaki, ay naging zero balance tuloy ang love life ko. Dahilan para asarin at kantsawan ako ng mga kamag-anak ko. Konting kembot na lang daw ay wala na ako sa kalendaryo. Konting kembot na lang daw ay kukunat na ang lahat sa akin. Kaya bakit daw hindi pa ako humanap ng lalaking humihinga na lang para hindi na ako mahirapan pa. Sobrang babad ako sa panunukso. Lalong-lalo na kay Mama. Nak, nakita mo ba yung wedding invitation ng pinsan mong si Jonah? Nilagay ko kagabi sa tukador. Hindi pa, Ma. Tsaka hindi rin naman ako pupunta. Paano hindi ka pupunta, abay ka? Masakit ngipin ko. Nak, sa susunod na taon pa ang kasal. Hanggang dun ba masakit pa rin ang ngipin mo? Hoy, baka gusto mong sumagot. Malabo nga ako sa date ng kasal. Kasi ano? Kasi mukhang nakaschedule ang pagsakit ng ngipin mo. Hindi kami close, Ma. Bakit kailangan pa niya akong gawing abay? Pinoy tayo eh. Kailangan dapat sa entourage ang mga kamag-anak mong dalaga at binata. Bakit ako pa? Ang dami ko namang pinsan na pwede mag-abay. Ikaw na lang kasi ang dalaga. Imposible naman yan, Ma. Posible. Lahat may asawa na't anak. Yung ibang pinsan mo na wala pang asawa, pang flower girls lang talaga. Si Jeneline! Tas August ka papanganak. Pero wala naman siyang asawa, di ba? Noong August wala, pero ngayon meron na. Nakahanap na ng kano online. Hindi ba talo ka? Si Laika. Si Laika liit. Di ba nasa Hong Kong na't buntis? Pwede naman si... Di wala ka naisip. Kumain na lang tayo, Ma. Basta hindi ako pwedeng pumunta sa kasal niya. Bakit nga? Yung totoo kasi. Kasi, Ma, nakakasawa ng maging abay. Kahit pikit mata, alam ko na kung anong dapat gawin . Mula candle, veil, at saka cord. Alam ko na lahat yan. Kahit tumatumbling pa.
Pati maid of honor? Huh, not just once, not just twice, but many times. Kaya, no! Bakit kasi hindi mo na lang try maging bride naman for a change? Bakit? May groom na ba for me? Akong dapat magtanong yan sa'yo eh. May groom na ba? Wala. Eh bakit wala? Kasi hindi ko pa siya nahahanap eh. Bakit hindi mo pa siya nahahanap? Kasi ano, hindi ko alam. Ako alam ko. Ano? Eh kasi choosy ka eh. Mas maganda naman ako sa'yo. Tsakang to. Hindi naman sa ganun, ma. Kung hindi sa ganun, edi sana may boyfriend ka na ngayon at ikaw nang nagpapadala ng wedding invitation at hindi ikaw ang pinapadalhan. Eh, masisisi niyo ba kung hindi ko naman bet ang mga lalaking nanliligaw sa akin? Gusto ko ng happy ending. Ayoko ng ending na mapapa-what if ako sa huli. Ang sa akin lang, anak. Abay, galingan mong paghahanap. Medyo babaan natin ang standards para humabol ka na sa kota. Anak, mahirap tumandang mag-isa. Hindi ko ibababa ang standards ko, ma. Eh ano ba kasi ang standards mo? Isa lang naman eh. O eh ano nga? Kailangan Miguel o may Miguel siya sa pangalan niya. Anak. Yes, ma. Bukas i-clear mo ang schedule mo ha. Tuturuan kitang mag-cross-stitch. Bakit? Para kapag tumanda ka mag-isa, may iba kang ginagawa. Una, si Belle ang nega sa paghahanap ko sa lalaking may Miguel ang pangalan. Ngayon naman ay pati si Mama, nega na rin. Bakit ba hindi nila maintindihan na ito ang gusto ko? May kanya-kanya tayong tipo. Masama ba kung ito ang sa akin? Kung inakala nila na mapapasuko nila ako sa mga sinasabi nila, pues, nagkakamali sila. Kasi mas lalo akong ganadong hanapin kung nasaan na nga ba si Miguel ng buhay ko. Alam kong lalapit din yon. Tamang amount lang ng dasal. Didikit na yon. Sana. Sana talaga habang hindi pa makunat ang matres ko. Kuya, isa pang bakit dito? Dito sa mesa ng sawi. Uy, kuya, hindi ako nagjo-joke ha. Seryoso, isang bakit pa dito at isang lalaking mamahalin. Hoy, ano ba? Joke lang ulit yon. Pambira naman, oh. Hoy! Ano ba? Di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nakita mong lasing na ako, eh. Talagang ikaw pa tong galit, eh. Ikaw na nga yung lasing. Malamang lasing ako. Eh, barto, di ba? Anong gagawin ko dito? Magbabasa ng libro at magpe-pray? OMG! Sorry! Mga bote ng alak, hindi ko sinasadya! Huwag ka na mag-sorry dyan sa alak. Patay na mga yan. Move on na. Ano ba? Kailangan ko bang opinion mo? Miss, nag-iskandalo ka na. Nakatingin na yung mga waiters sa atin. Baka kalad ka rin kanila palabas. Eh, bakit ako lang? Eh, kasama kitang nag-iskandalo dito, no? Miss, alam mo, ayan na yung guard, oh. Halika na. Labas na tayo dito. Teka! Yung mga alak ko, nahulog, sayang! Okay lang yan. Bote lang naman ng mga yan eh. Tara na, dali! Ang fresh ng air, ang sarap sa lungs. Uy, miss! Huwag ka dyan sa gitna ng kalsada. Uy, bakit hindi? Malay mo, masalubong ko na yung dawan ko dito. Malay mo, siya pang makasagasa sa akin. Woo! Miss! Grabe ka! Pinakaba mo ako dun ah! Sa tingin mo, yun na yung soulmate ko na si Miguel? Ano? Baka yung sasakyan na muntik na makabangga sa akin, yung soulmate ko! Baka yun yung Miguel ng buhay ko! Tara, sama mo naman akong abulin yung sasakyan, no! Nababaliw ka na ba? Nakalayo na yun! Hindi yan! Kung mabilis tayong tatakbo, mahabol natin yon. Ano, game? Hindi, ayoko. Taxi! Oh, bakit magka-taxi ka kaagad? Ayaw mo ba akong samahan? Hindi para sa akin yung taxi. Para yun sa'yo. Oy, ayoko pang umuwi ah. Hahanapin ko pa yung soulmate ko na si Miguel. Sakay. Ayoko! Sabi nang sumakay ka eh. Ayoko! Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan! Ay, sabi na sumakay ka na eh! Ona! Sasakay na ako! Alam mo ba kung saan ang bahay mo? Malamang, bahay ko yun, Nino. Naniniguro lang. Lasing ka na eh.
Di ako lasing. Kuya, parid na siya sa kanila. Oy, teka! Sino ka muna? Ano? Anong pangalan mo? Miguel. Parang nawala ang kalasingan ko nang sabihin niya ang pangalan niya. Miguel. Siya na ba talaga ang Miguel na hinahanap ko, Papa Dudut? Umandar na ang taxi pero agad kong binuksan ang pintuan at saka tumakbo pabalik kay Miguel. Galit na galit sa akin ang taxi driver pero wala na akong pakialam noon. Ang importante sa akin ay makilala ko ang Miguel na ito na sa pakiramdam ko ay ang soulmate ko, ang aking forever. Taga ang destiny mo. In short, cut na natin ang kwento ko, Papa Dudut. Naging kami nga ni Miguel. Matapos ko nga siyang habulin ng gabing lasing ako ay kinuha ko kaagad ang number niya. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang totoong dahilan na matagal ko nang hinahanap ang Miguel na iniisip kong nakatadhana para sa akin. Ayaw ko namang sa una naming pagkikita ay umatras kaagad ito at matakot. After nga ng gabing yon ay hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na makilala ko pa siya. Nilandi ko na siya, Papa Dudut, at kumagat naman. After noon ay lumabas-labas na kami, sobrang saya sa pakiramdam na makasama siya. Hindi lang dahil Miguel ang pangalan niya, kundi talagang sobrang lakas ng sense of humor niya. Matalino din siya, kaya hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. At dahil doon ay nagka-developan kami, at ayon, niligawan na niya ako, at naging kami na. Pinalipas ko ang 3 na buwan ng relasyon namin, bago ko sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa pangalang Miguel. Kailan na ulit ang birthday ng mama mo? Sa susunod na buwan na. Bakit? Para makapagdala ako ng kare-kare. Specialty ko yun, di ba? Ay, hindi ko alam na marunong ka pala magluto. Paano mo malalaman? Eh, di ka naman nagtatanong tungkol sa akin ng kahit na ano. Kapag may kinukwento ko sa'yo tungkol sa personal kong buhay, bigla mo akong pahihintuin. Bakit nga ba? Kasi gusto ko, ma-surprise na lang ako. Ang arte ko, no? Mukhang mas maganda nga na may malaman ka naman sa'kin para kampante ka. Malay mo, killer pala ako o nang puputol ng paa, ganun. Eh, mukha ka namang mapagkakatiwalaan eh. Eh, paano tayo tatagal niyan kung di ka naman magtatanong tungkol sa akin? Ay, okay. Ano nga buong pangalan mo? Oh, di ba? Kahit buong pangalan ko, hindi mo alam. Kaya nga tinatanong ko na ngayon. Rafael James Wanawan. RJ, tawag ng family ko sa akin. Rafi naman sa mga friends ko. At baby ang tawag mo sa akin, di ba? Ano? Rafael James Wanawan. Alam ko na yung sinabi mo na eh. Pero asan doon ang Miguel? Miguel? Oo. Oh, sabi mo Miguel ang pangalan mo, di ba? Ha? Sinabi mong Miguel ang pangalan mo nung una tayong nagkita. Yun ba? Sinabi ko lang yun kasi di kita mapakalma eh. Gusto ko mapasakay ka na agad sa taxi para makauwi na rin ako. Eh bakit mo sinabi na Miguel ang pangalan mo? Eh kasi nga, panay sabi mo na soulmate mo yung Miguel na yan. Kaya mo hahabulin yung sasakyan na munti ka nang makabangga sa'yo. Dahil lang doon kaya sinabi mong Miguel ang pangalan mo? Oo, dahil lang doon. Pero nung bumalik ka at hinabol ako at kinuha mo yung number ko, sinabi ko naman sa'yo na Rafael James ang pangalan ko, di ba? Hindi ko maalala. Eh kasi nga, lasing ka na. Kaya pala nung una at ikalawang date natin, Miguel ang tawag mo sa akin. Pinalagpas ko lang kasi akala ko naman ex mo yon. At nagkakamali ka lang nabanggit. Eh, kaya naman pala. Wala akong ex na Miguel kasi wala naman akong ibang naging boyfriend kundi ikaw lang. Tiyan ka na nga! Sinungaling? Teka, di naman ako nagsinungaling sa'yo ah. Kahit na, parang ganun na din yun no.
Baby, alam mo naman na. Huwag mo nga akong matawag-tawag na baby. Break na tayo! Uy, ano ba? Para dun lang? Para sa minsang pagkakamali ko na yun eh, tatapusin mo na lahat? Dahil nagkamali lang ako na sabihin sa'yo nung una na Miguel ang pangalan ko? Tapos na yun, Regine. Sinabi ko lang yun sa'yo para kumalma ka. At para sumakay ka na ng taxi. Malay ko ba kung masusundan ang pagkikita natin yun? Kung alam ko lang na magiging tayo nun, eh sinabi ko na agad yung totoong pangalan ko. Wait. Sinabi ko naman sa'yo ah. Sinabi ko rin sa'yo nung mismong gabing yun na hinabol mo ako. Oo nga. Sinabi ko yun sa'yo na Rafael James ang pangalan ko. Pero ano? Lasing na lasing ka kaya di mo na maalala. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hiwalay na tayo. Regine! Hindi na ako nagparamdam sa kanya after noon. Rafael James pala ang pangalan niya. Ang tanga-tanga ko. Sana pala noong nagliligawan pa lang kami ay inalam ko na ang lahat tungkol sa kanya, edi sana ay hindi na kami umabot pa sa ganito. Kung bakit kasi may mga kaartihan pa akong nalalaman na gusto kong masurprise sa pagkatao niya, kaya ayokong malaman lahat-lahat sa kanya agad-agad. Eto ako ngayon. Surprise na surprise nga pero sa mali at masakit na paraan. Gigil na gigil din ako sa sarili ko noon habang binabalikan ko ang gabing lasing na lasing ako at una kaming nagkakilala. Parang narinig ko nga na nabanggit niya na Rafael pero sobrang kalasingan ko noon at dahil sobrang excitement ay binaliwala ko yon. Pero kahit na. Sana man lang ay kinorek niya ako noong unang date namin nang tawagin ko siyang Miguel. Ewan? Nakakaasar siya? Basta mabuti na rin ang ganito. Tapos na kaming dalawa. Mas magandang magkahiwalay na kami para mas may time pa akong hanapin ang Miguel ko. Hahanapin ko pa rin siya, Papa Dudut. At hindi ako susuko. Anong ginagawa mo dito? Eddie, liligawan ka? Bakit? Pinayagan ba kita? Malis ka na. Uy, teka. Teka naman. No! Bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Para saan pa? Ano bang para saan pa? Konting pagkakamali lang yon at di pagkakaintindihan. Itatapon mo na lang lahat yon nung basta-basta? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Lahat kayo hindi nyo maintindihan. Kaya nga sabihin mo na sa akin para maintindihan ko. Hindi ikaw si Miguel. Hindi nga, alam ko. Eh so? Bata pa lang ako, nangako na ako sa sarili ko na hindi ako makikipagrelasyon hanggat hindi Miguel ang pangalan ng lalaking yon. Dahil pakiramdam ko talaga, Miguel ang pangalan ng lalaking para sa akin. Kaya ka ba lumapit sa akin nun at kinuha ang number ko? Dahil akala mo Miguel talaga ang pangalan ko? Oh, at yun lang yun. Okay, sige. Miguel ang totoo kong pangalan. Miguel San Miguel. O yan, masaya ka na? Huwag mo nga akong lukohin ulit. Ano ba naman kasi, Regine? Porke ba di Miguel ang pangalan ko eh, itatapon na lang natin lahat? Oo. Itatapon mo na lang lahat ng late night talks natin? Oo. Itatapon mo na lang lahat ng mga tawanan at harutan natin tuwing nagde-date tayo? Oo. Itatapon mo na lang yung tatlong buwan na naging masaya tayo? Oo! Dahil hindi Miguel ang pangalan ko? Oo! Ay, ang labo mo naman, Regine. Para sa pangalan lang? Hindi lang dahil sa pangalan yun eh. Hindi mo maintindihan kasi hindi mo alam kung ano yung pakiramdam na umaasa at nangangarap na balang araw makikita mo yung lalaking pinapangarap mo. Bakit kasi di na lang ako yung pangarapin mo? Swak naman tayo sa isa't isa. Parehas tayo ng humor. Parehas tayo ng mga gusto sa pagkain, sa movies, at sa mga libro. Nakakasundo tayo sa maraming bagay. Bakit hindi na lang ako, kahit hindi Miguel ang pangalan ko? Eh kasi… Mahal mo ba ako? Hindi mo na kailangan tanungin yan. At bakit? Eh kasi hindi naman magbabago ang isip ko eh. Kahit sabihin ko sa'yo na mahal kita?
At ramdam kong mahal mo rin ako? Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat di magiging valid ang mga sagot mo sa tanong ko. Nasagot ko na ang mga tanong mo, okay? Pero di naman valid eh. Hindi ka tanggap-tanggap, Reg. Reg, mahal mo ba ako? Ayokong sagutin yan, please. Mahal mo ba ako? Regine, mahal mo... Oo! Mahal na mahal kita kahit hindi Miguel ang pangalan mo. Mahal na mahal kita kasi nakikinig ka sa akin. Kasi pinaparamdam mo na maganda ako lagi kahit puyat ako, tsaka magulo yung buhok ko. Mahal na mahal kita kasi masarap kang kausap. Napapatawa mo ako, tsaka mahal na mahal kita kasi hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano pa yung mga dahilan. Basta ang alam ko, mahal na mahal lang talaga kita. Good. Tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Tanggapin mo na hindi Miguel ang pangalan ko. O tapos? At kakalabanin natin ang tadhana para hanggang sa huli, tayo. Sa pagkalaban namin sa tadhana, Papa Dudut, eto at 5 taon na kaming kasal at may isa ng anak. At masasabi ko, Papa Dudut, na mabuti na lamang at kinalaban namin ang tadhana. O kinalaban ba namin talaga ito? Kasi paano kung tadhana naman pala talaga ang dahilan kung bakit kami nagkakilala sa bar na yon, at tadhana rin ang dahilan at bumulong sa tenga ni Rafael para sabihin niya sa akin na Miguel ang pangalan niya. Hindi nga kaya tadhana ang nagsasabi na kami talaga ang para sa isa't isa, at ang pangalang Miguel ay instrumento lamang para magkakilala pa kami at sa huli ay magkatuluyan. Hindi ko po alam. Basta ang tanging alam ko lamang ay masaya ako sa piling ng asawa ko. At pakiramdam ko, eto na ang pinakatamang desisyong nagawa ko sa buhay ko, ang hayaang siyang makasama sa pagtawid sa dagat ng forever. Ang inyong kapuso at kabarangay, Regine.